ang buhay ni Kapanalig. Mag-isa lang ako ngayon. Masarap magmotor. Tapos kakain tayo na masarap na pares. Ang lapot. Sarap. Shoutout ulit kay Idol Japper. Sarap talaga kumain ng pares, oh. Simulan na magandang araw mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Nandito na nga po ako sa kapanalig. Ito yung umpisa ng challenge natin na matulog dito mag-isa sa pangalawang pagkakataon. Dahil wala nga si Kautol, wala si Kayumot at yung iba nating kasama. Gagawin ko ngayon, magluluto muna ako. Magsasaing muna ako mga kapanalig para makakain ako at yung mga alaga nating hayop ay mapakain ko rin. Tapos bahala na kung ano pa yung mga maiisip natin mamaya na gawin dito sa loob ng bahay, sa labas. Kakatapos ko lang mag-edit ng vlog ko. Malapit nang magdilim. 4:42 na. Maaga-aga pa naman pero mabilis kasing ano ngayon magdilim sa ganitong buwan. Maya-maya lang wala nang liwanag. Saing na ako. Mahirap magutom pag madilim na. Buti meron pa tayong gasol dito. Sariling sikap natin ng pagluluto ngayon. Bumili naman ako kanina ng ulam. Yung manok. May bigas pa ba dito? Ayun, may bigas dito. May asukal din ah. Pag mag-isa ka lang, napipil mo din yung anino. Yung isang lugar, katulad ngayon, mag-isa lang ako, talagang napipil mo yung sobrang katahimikan. Na ikaw lang talaga yung tao. Umakyat na sila Kuya Luni tsaka yung mga nagtatrabaho doon sa taas. Pero may kapitbahay na naman tayo, si Kuya Ogi na ando sa baba. Let's go! Sayang talaga ang tataw kung tayo may tatakot dito. Hugas lang. Hugas lang. Sumabog kasi yung Bulkan Taali kaya nag-alala rin siguro si Ate Marinel na pabalikin agad si Kuya dito. Pero sa area na to safe naman. Ay tumigil ah. Yan. Antayin lang natin. Uy, nagdidilim na, wag muna. Sobrang tahimik, iba talaga yung ano eh. Yung iba talaga yung alam mong tahimik pero may kasama ka. Iba din yung tahimik na wala kang kasama. Magkaiba yun, di ba? Iba yung pakiramdam eh. Pag kahit tahimik, basta may kasama ka, walang problema eh. Yung alam mo may kasama ka ngayon hanggang magdamag, walang problema yun. Pero pag ganitong katahimik at alam mong wala kang makakasama magdamag, medyo challenging. Medyo challenging. Hindi ko naman sinasabing hindi ko kaya. Kaya ko naman, syempre. Nagawa ko na yun eh. Kumbaga, meron pa tayong bahay, di ba? Hindi katulad dati na talagang kubo lang yung tinutulugan namin dyan. Tapos duyan lang. Yun ang mas nakakatakot, di ba? Ngayon, meron namang bahay. Meron namang tayong pwedeng tulugan na maayos. Wala tayo dapat ikatakot. Ano lang ako, nagtatakot-takutan lang ako. For content lang, pero matapang talaga. Para lang sabihin yung duwag ako, pero hindi naman talaga. Parang may kumakaluskus doon. Kaya takot ko na yung sarili ko. Sabi nung gagawa, si Kuya Terry mga kapanalig, okay na yung isang elf para doon sa loob ng bahay. Kaya inaasahan talaga natin na matatapos yan. Importante talaga ang bintana sa bahay, no? Kasi pag may bintana talagang mapipil mo na safe ka talaga. Pero kahit ganito pa lang yung mga bintana niyan, safe ka na rin yan. Huwag ka lang mag-iisip ng iba, diba? Kayo talaga kung ano-ano ko sinag-iisip nyo, kaya kayo natatakot. Titignan nyo ako, tapang-tapang ko. Ako lang mag-isa dito ngayon. Hindi ko alam kung si Kuya Ogi na doon sa may kabilang kubo o ako lang talaga mag-isa dito. Pag ako ginanaan pa, baka matulog pa ako dyan sa ano eh. Kahit dyan sa bahay ni Ma'am Jane, na open yan, baka dyan pa ako matulog o kaya dito sa kabila. Gusto ko kasi yung may thrill eh, yung talagang nasusubukan yung tapang ko, diba? Kahit ako lang mag-isa dito.
Kaya natin 'to. Ang takot ay nasa isip lang na nasa isip lamang natin 'yan, dapat 'wag natin isipin. Ito 'yung mga alaga ni ano. Nawala na 'yung isa, 7 to eh. Namatay na siguro 'yung 6 to, mga kapalalig, 6 na lang 'yung natira. Ako kakain kayo mamaya, ah. Dinamay ako 'yung saing doon. Pagluluto ko kayo ng masarap na ulam. Ayun, sa ulila, kailangan kasi 'to ng may sabaw eh. Para makadede ng maigi 'yung kanyang mga anak. Dami nito. Ay, si Peklat pala. Yung mga manok natin, hindi ko alam kung nasa na. Dapat naghahapon na yun ng mga ganitong oras eh. 4:56 na mga kapanalig. Konti na lang, alas 5 na. Tapos alas 6 na, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Yan na nag-umpisa ang mga katahimikan talaga. Mga alas 12 pababa. Mamaya. Kung nasa na ako, sumusunod din kayo ha. Binabantayan nyo ba ako? Kaya nyo ba akong protektahan? Kakatuwa to, maliliit na to. Concho, wait ka lang ha, nagsaing na ako. Mamaya mag-CR na rin ako. Mahirap naman na ma-CR ng ano, yung madilim na. Alam nyo na may CR dito sa likod bahay, di ba? Pero kaya ko yun. Basic lang sa akin yun. Tanggalin ko lang ngayon dito yung tawag dito. Extension, lalagay na natin dun sa loob para mas magamit mamaya. Yun. Mga ka, may kumakaluskus yung pala yung pusa. Ikaw talaga po, hongkan ha. Alam mo ako mag-isa dito kung ano ginagawa mo dyan. Ha? Kaya mga, huwag kayo magulo. Diba, natagtad nyo na pa, mapuputol nyo na pala yung kahoy dyan ha, sa kaka. Dyan yung pinagpa pinagpapraktisan nyo ha? Di ko talaga, ulilo ha. Pongkan! Pongkan yan, si Pongkan yan eh. Grabe, mapuputol nyo na yung paan ng kahoy, oh. Ang bagsik nyo. Pagpasok ko nga kanina sa bahay, akala ko merong dumi ng pusa. Yung pala, parang meron silang nahuli na parang lizard na ganito kalaki. Kalahati na lang yung katawan, eh. Setup ko lang ang mga ilaw sa taas. Gusto ko kasi, ano eh, yung mga ilaw, kahit magdamag, nakabukas siya. Para talagang maliwanag, 'di ba? Kaya nga natin binili ang ilaw na 'yon para gamitin eh. Tara na, tara. Ang buhay ni Kapanalig. Mag-isa lang ako ngayon. Lights. Ay, ito. Nalilito na ako, ah. Ayan. Siling din na mga ilaw. Ayan. Bukas na ako maglilinis dito kasi alanganin na tayo sa oras. Nakabukas na ang ilaw. Ilaw. Siyempre, ang Christmas light. Mamaya, sisindihan din natin yan. Kamusta si Daeng? Pongkan, nabatayan mo? Yan. Init. Hindi pa okay. Magantay pa tayo ng mga 15 to 20 minutes para mainin na tong ating si Daeng at makakain tayo. Gugutom na ako ah. Pagod kasi ako sa biyahe. Pero ang dami ko rin nakain kila Idol. Nung tawag dito, tulingan. Sarap nung tulingan nila. Sarap na pagkakaluto ni Melay. Sana makinig na rin si Idol sa akin sa mga sinabi ko na mag-control muna sa mga pagkain na bawal para gumaling siya. Sayang kasi bare months din, hindi siya makapag-vlog ng maayos. Puro live lang din. No? Kasi pag kinakain mo yung... Hindi ko alam kasi kung totoo ba yun yung sinasabi niya na kainin mo lahat ng bawal eh para mawala. Parang naubos yung malunggay dito. Ah, ito na lang yung natira. Nasaan ba yung tinanim na Idol? Parang hindi tumubo. Hindi tumubo yung tinanim ni Idol. Ito oh. Hindi ka pala green thumb, Dol. Hindi man lang nagkaroon ng dahon, no? Ito yung tinanim niya eh. Hindi tumubo. My goodness. Senyalis na lang. Senyalis na magdidilim na dahil naghahapon na yung mga alaga nating manok. Maghapon na kayo. Iba na pala yung ano nyo, ha? Tambahan nyo, hindi na dun sa may...
sa may bayabas, sa bubong na. Kailangan mapinturahan din natin yung bubong. Baka mabutas siya dahil sa mga ipot ng manok. Okay, ready na. Ready na ang pagkain ng mga alaga natin. Ming, mamaya na. Hugasan ko muna to. Mainit pa, hindi nyo yung masusubo. Kaya nyo na ba? Ito na. Para kay... Ano ba to? Para kay Pekla at kay Concho. Simot ah. Ang pinaghiwalay ko sila pakainin kasi ano eh, nag-aaway sila pag sa pagkain. Itong mga malilit, busog na rin. Lalaki na ng tiyan, oh. Magpapadede pa kasi itong isa kaya kailangan talaga marami yung kanya. Oh, okay na? Tapos yung dalawa, oh. Hindi pa rin tapos. Okay, kain ng kain, ha? Kainin mo ito, Pongkan. Pongkan! Kain ka na ito. Kanina mainit, ngayon hindi na. Pwede na yan. Nilagyan ko na lang ng tubig para hindi ano, mawala yung init niya. Tsaka meron silang sabaw. Okay. Tapos na tayo sa aso at pusa. Napakainin. O, ako na huling kakain. Pinauuna ko na sila. Para mamaya hindi na ako lalabas-labas. Doon na tayo sa loob. Okay na, busog na kayo ha. Okay. Tayo sa loob. Naglagay na rin ako ng tubig doon. Dumidilim na mga kapanalig. Let's go. Tayo sa loob. Tayo naman ang kakain maya maya. Uy. Hop. Time check. 5:50 na ng gabi. Gabi na ito, kakain na ako. Kain na tayo. Napakain ko na yung mga alaga, so ako naman ang kakain. Ano ba ito? Wow! Ay, hindi linagyan ng sauce. Pwede na, masarap pa rin yan kahit walang sauce. Chicken. Tapos, kanin na mainit. Kaon. Sabay-sabay na tayo kumain. Tapos na ako kumain. 6:06 na ng gabi. Sa kwarto na ako magpapahinga. Edit-edit pa. Ito sa kwarto. 6:25 na ng gabi. Ayan, unti-unti nang lumalalim ang gabi. Okay naman. Sanay na rin naman ako mga kapanalig. Gina-joke-joke ko lang kayo na kinakabahan ako, natatakot ako. Pero tagal ko na rin naman natutulog dito sa kwarto na to. Kaya sanay na ako. Lalo na pag naayos to. Hindi pa kasi okay itong mga, ano, yung mga gilid-gilid na yan. Yan, papaano natin yan. Papaayos o papapulido. Tsaka tayo maglalagay ng sapin. Hindi pa tiles ha. Yung magandang sapin lang. Para hindi na siya nag-aalikabok katulad niyan. Malikabok eh. Pangsamantala lang din tong pinto na to. Pero huwag muna natin palitan. Kasi ayun yung ginawa ni Daddy. Sayang na may effort ni Daddy, no. Pag mayroon na ulit, tsaka natin palagyan ng maayos. Yun lang naman ipapaayos ko dyan. Hindi ko alam kung pati ito ay papaayos ko ng semento yung taas. Eh kasi maglalagay naman ng kisame, hindi na makikita yan. Bahala na. Oy! 6:49 na ng umaga mga kapanalig. Yan, nakasurvive tayo. Umaga na, maliwanag. Hindi naman nakakatakot na matulog talaga dito mag-isa. Kasi... Wala, tuloy-tuloy naman tulog ko. Wala tayong naramdaman na kakaiba. Ayun, tapos sobrang komportable ko na kasi dito sa ano, sa kwarto. Ano? Di ano to? Ba't ba meron ditong ganito? Good morning, everyone! Woo! Nandito na tayo sa kubo. Yung gusto ko masubukan, eh nasubukan ko na, yung ilaw na to. Kung kakayanin niya magdamag at kinaya naman mga kapanalig, no.
Tsaka hindi siya nagiinit, oh. Galing. Dahil siguro, ano, malamig yung klima dito sa Kampanalig, kaya yung pinaka light bulb niya, hindi nagiinit. Very good. Lamig eh, oh. Iniisip ko kasi baka mamaya hindi kayanin. May mga, ano kasi, may mga ilaw minsan na tawag dito na hindi tumatagal magdamag. Kumbaga nagkakaroon siya ng problema, nasusunog yung wire. Ang ikinakatakot ko baka mamaya eto yung kubo madali nang ano, nasunog. Wala pa namang, I mean, hindi pa naman makakarating ang bombero dito dahil napaka nandito tayo sa baba. I mean, tanggal ko muna. Maglilinis muna ako. Daming ipot ng manok. Pag wala talaga kami dito, dito sila nagano, yung naghahapon. Kukunin ko muna yung walis ting-ting. Yeah, exercise! Para hindi tamaan ng gout! Tara na! Woo! Let's see! Magwawalis muna ako, walis-walis. Hoy, bukas na sisimula ng bahay. Sabay-sabay nating hintayin. Excited na ako. Yung mga manok na to, kung saan-saan kayo dumudumi. Buti na lang talaga hindi tayo maselan sa mga ganitong bagay. Nasanay na. Alam niyo mga kapanalig, yung pagiging ano, pag hindi kayo sanay sa mga ganitong gawain, masasanay din kayo pag palagi niyo ginagawa eh. Nang katulad nga nito, may alaga kaming mga manok dito, may alaga kaming aso, may alaga pusa. Hindi nila maiiwasan ako saan-saan dumumi. Dati ako pag naglilinis ako, nasusuka-suka pa ako eh. Nung tumagal, parang wala na. Kahit kumakain ako, paligid ko ganito kaya ko kumain. Tsaka alam nyo naman na ano, kumain ako ng ano, di ba? Excuse me sa mga manonood. Alam nyo na yon, kumain ako ng dumi ng kabayo yun, hindi kalabaw. Hindi ko naman siya kinain. Linuwa ko naman. Ah, dito si Kuya Waning. Ah, yung gusto mong bumili ng lupa, ah. Oh, kontakin niyo lang si Kuya, siya yung may-ari noon. All right. Hey, pagpapatuloy muna din. Pagpapatuloy muna nila yung trabaho doon, mga kapanalig. Doon sa lupa ni Paring Jose Lee. Ang oras natin ngayon ay 7:37 na ng umaga. Ako pa rin mag-isa dito sa Kampanalig. Pero good news, meron na palang natutulog diyan tuwing gabi sa kapitbahay natin kila Kuya Ogie. Kaya kung matulog man dito mag-isa tuwing gabi, walang problema. Meron na tayong kapitbahay na ano, merong natutulog. Uy, ano tayo? Hihiling tayo kay Kuya Waning ng pang-andami. Kuya Waning, bukas na lang ah. Dosod tayo kukuha sa lupa niya. Madali lang naman lagyan ng andami itong ano sa loob ng bahay. Dahil yung mga butas niya,
hindi pa naman naaalis. Katulad nung nasa taas na yan, may butas pa. At ito, may butas pa rin. Lalagyan lang yan ng kawayan na ganun. Ang dami yun. Tapos, dito, sa gitna, alalay. So, pwede na mag-start. So, pag may andamyo na dito, pwede na maglagay dito. Ipapatong na lang dun sa mismong kawayan. Tapos, ililitaw na lang dun para makatungtong din. Ganun din gagawin dito. Kaya mabilis na yan. Sabi ni Kuya Ogie, kaya niya raw tapusin to ng isang araw. Itong dalawa na to. Kaya mabilis lang. Ayan lang naman natitira ngayon. Tapos, yung mga pamoste, uukitan lang yan katulad nito. Gagandahan lang yung pinakahugis niya. Tapos na, pupunta na tayo sa labas. Dito medyo matrabaho talaga. Medyo maraming kawayan ang kakailanganin. Mahaba kasi to. Tapos medyo mataas. Kailangan maraming alalay na kawayan sa ilalim para safe sila dun habang nagpapalitada. Ganon dito sa gilid. Kung medyo komplikado ang paglalagay ng damyo dito, paano pa kaya dito sa gilid? Tignan nyo, sa kabilang gilid. Ang taas niya, no? May ilalim yan, eh. Lalo sa likod. Silip tayo. Sa likod din, ang taas. Kaya kailangan may andamyo din na mahusay-husay. Maayos. Para maabot nila yung pinaka-taas. Ayan, no? Simula dito hanggang diyan sa taas. Kailangan malagyan din ng andamyo ng maayos. Nasa likod bahay naman siya, kundi abutin. Tsaka na. Teka, bigla akong naisip na umakyat para kumain ng pares doon sa kinainan natin noong nakaraan. Masarap yung pares doon. Di pa ako kumakain, eh. Mamimili na rin tayo ng mga iba pang kailangan. Samahan nyo ako, food trip tayo. Pero bago yun, maliligo muna ako. Masarap kasing lumayas ng bagong ligo. Tara na, ligo. Masarap din talaga mapag-isa minsan dito sa Kampanalig. Ligo muna ako. Ligo! Kakain tayo ng pares. Pares na masarap sa boundary. Uy, tapos na ako maligo ang labi. Nakakabuhay ng dugo. Bis lang ako tapos alis na tayo. Woo! Labi! Akyat na tayo. Para tayo ay mabuhayan lalo. Let's go. Tinignan ko lang sila Kuya Luni doon tsaka si Kuya Wani. Sana ko lang tong gate, ha, baka kasi may makapasok, eh. Alam niyo namang masyadong pag sinara ko tong gate na to, wala nang makakapasok diyan kasi secured na yan, eh. Papawis tayo. Legit! Woo! Wala pa nga, hingal na agad. Saglit lang naman tayo sa boundary, hindi naman tayo magtatagal, kakain lang tayo. Bibili ng mga ibang kailangan. Balik na rin tayo agad. Hindi pa nagre-reply si Utol kung anong oras sila babalik, eh. Mamaya-maya siguro yung mga after lunch o hapon, nandito na yun. Baka napainom na naman. May good there. Alright. Maganda ang sikat ng araw ngayon, ah. Ang sarap gumala at maglayas-layas. Last G. Babayaran na rin pala natin yung tubig para hindi na siya maipon. Talaga minsan na nakakalimutan talaga namin magbayad ng tubig kaya naiipon din yung bill, eh. Hingal, ah. Exercise. Pampawala ng gout. Yeah. Makisuyo lang tayo kay. Diyan lang po sa boundary. Tsaka babayaran ko na rin yung tubig kasi naiipon, eh. Salamat kay Ate Josephine kasi sa kanya bumabagsak yung mga resibo. Kasi syempre hindi naman maihahatid yung dun mismo sa baba kasi ang layo nun. Kung maganda sana yung daan, no? Maihahatid.
Ah, dito na din. Mm. Salamat, te, ha. Pasensya na sa istorbo. Tinamang ako, yan nga. November, ano yan? Apo, ito. July, yan, tapos na po ba yan? Oo. Ito na lahat. Okay. Salamat, te, ha. Sige po. Doon sa may barangay. 2,735. Na ano na to, naipon. Tsaka yung noon pa yung sira yung metro. Salamat, te. Tara, alis na tayo. May batang hari. Alis na tayo. $2,735. Para mabawasan ang ating problema sa tubig. Yung 2,000 na yun, hindi namin muna binayaran hanggat hindi inaayos. Ano ba yung ingay na nung preno ko? Ano ba yung sinasabi ko? Kaya Yung 2,000 na naging bill namin, hindi ko agad binayaran hanggat hindi nila pinapalitan yung metro. May problema kasi yung metro nung nakaraan, kaya inaabot na ganung halaga. Kailangan pa rin natin talaga bayaran yun kahit nagka-problema. Mahirap kaya mawala ng tubig. 2,700 yung babayaran natin. Let's go. Bayaran na natin para wala na akong iintindihin. Okay na rin naman, bumaba na. Sige. Sarap magmotor. Tapos kakain tayo na masarap na pare. Saru, ega, sarap. Woohoo, saan ba nagbabayad? Nalipat na kasi yung bayaran ng tubig dati dito eh. Ngayon, nasa barangay na. I mean, kila kapitan pala. Asan ba yun? Dito ba yun? Dito at... Kaya dito nagbabayad ng tubig? Ingay ah. Oof. Good morning! Saan ba kuya? Ano po? Ako pang John Louis. Ay, akala. Ako pang John Louis po. Ako pa? Mm-hmm. Sira? Mm-hmm. Umabot ng 2,000, nagulat kami. Kaya pinalitan na naman yung metro. Yeah. Pagkagay niya, dapat talaga inire-report ka dyan. Okay, paid na tayo. Kulang ng 5? Sige, sa susunod na lang. Tapos na tayo. Nakabayad na tayo. Wala na tayong intindihin. So 2,700 plus kasi yung 700 ay yung huling bill namin nung naayos na yung pinaka metro, 700 na lang inabot. Oh, bea. Magmotor-motor muna tayo habang wala pa tayong kasama sa
pampanalig. Para malibang-libang, siyempre makakain na rin. Nakakalungkot rin kayang kumain mag-isa pag nasa ano ka, nasa kubo ka. Minsan okay din, pero pag palagi, may time na talagang nakakainip. Ilang oras na lang maumpisahan ang bahay. Yeah. So, kain muna tayo, kakain muna. Woohoo! Ang lamig ng hangin. Kain na tayo. Shoutout ulit kay Idol Jumper Sniper. Magpakatino muna sa mga bawal. Babalikan natin yung Paris ni ate na masarap. Bukas kaya? Uy, ako lang customer ngayon ha. Ate, isang pares nga na masarap. Isang pares. May lugaw ba kayo? Wala, pares lang no. Sige, pares na lang para masaya. Tayo nagbabalik dito sa pares ni ate. Ate, hiring pala kayo, no? Taga luto, tsaka taga ligpit. Baka may gustong ano, pwede ba akong mag-apply? Ayan, taga luto, tsaka taga ligpit, oh. Wala kasi ako trabaho ngayon, eh. Pwede ba? Magkano sahod? Ay, maniwala ni ate. Mag-apply na nga ako, masipag pa naman ako. Kahit hindi ko plato, hugasan ko. Si ate nagluluto. Ikaw talaga yung ano, yung cook, eh, no, ate, no? Parang may kapatid ka sa ibang bansa. Nag-comment noon sa ano yan? Sa Canada. Oh, di ba? Nasa Canada pala yung kapatid ni ate. Hindi pala basta-basta si ate. Ay, size 9 pala yung ano ko, yung ako, ma'am, ha. Ito, kumain ulit ako dito para matikman natin yung luto ng kapatid mo. Anong pangalan mo ulit, eh? Margeline. Si Margeline. Oh, siya ang cook dito. Siya ang nagluluto ng masarap na lomi sa House of Lomi. Oh. Kaya kung madadayo kayo dito, mga kapanalig, ha. Dumayo ko dito kayo kay ate. Basta masarap, ipopromote natin yan. Walang problema. Kaon! Masarap ang pwesto kasi tabing daan, malamig. Sarap magmuni-muni. Alright, hintayin na lang natin. Ilang minutes lang naman yan, ako lang naman yung customer. Uy, ito na, ito na. Food vlogger tayo ngayon ha, dahil wala akong magawa sa bahay at mag-isa lang ako. Ako ang kakain mag-isa ngayon. Ano, ayan, para makita nyo. Ay, kaya sarap talaga. Kaya sarap kumain. Ito lang kagandahan pag ano eh. Pag kunwari, wala kang magawa doon sa bahay, naiinip ka, pwede ka pumunta sa boundary. Maraming pasyalan na mapupuntaan, katulad sa Tagaytay. Pwede ka pumunta. Kung naiinip ka, talagang kailangan mo lang talaga maghanda sa pag-akyat dahil mapapagod ka lang. Sarap nito. Tapos nalagyan mo ng toyo, yung kalamansi.
Tapos may sile. Uy. And shoutout kay Utol. Sa lahat ng Team Kapanalig. Solo ko ngayon. Wala kasi kayo eh. Tapos ito oh. Ang lapot. Sarap. Subukan nyo ito pag pupunta kayo dito ha. Ang sarap. Dol, ang sarap kumain ng pares. Nang inggit pa. Kung may hangover ka, mawawala hangover mo dito. Shoutout ulit kay Idol Japper. Sarap talaga kumain ng pares, oh. Sarap. Hindi ko na kinain yung mga ibang taba-taba. Alam nyo naman, tumatanda na tayo. Kailangan mag, ano, ingat-ingat. Ay, sinasabi na idol, kainin mo yung mga bawal. Hindi naman umatake. Kasi ano na tayo, palagi na tayong kumikilos. Akyat baba sa Kampanalig. Kaya kahit kumain ako ng mga medyo bawal, ipinapawis ko lang. Exercise. Alright, tapos na tayo kumain. 90 pesos yung pares nila dito. Masarap talaga. Tatambay muna ako dahil wala naman ako kasama dun sa bahay. Patambay muna tayo. Hoy, kain na kayo! Ako tatawag customer. Kasi wala pa kasi dumadaan eh. Mas marami dito pag Sabado Linggo. Alright, nakakain na tayo. Nakapagpahinga na rin at nakatambay. So oras na para bumalik. Dahil mag-i-edit pa ako ng vlog. Yes! Nagliwaliw lang tayo. Nagliwaliw. Perfect! Balik na balik! Mag-edit pa tayo. Ayos, busog na. Mamimili na pala si Utol bago sila bumalik dito. So yan, hindi na tayo mamimili, sila na lang para mas mura. Tara na. Oh yeah. Balik na tayo. Ang lamig. Ang lamig. Ang may ginagawa dito sa tubig oh. Ah, mukhang walang tubig ngayon. Dahil may ginagawa eh. Naku po, dapat pala nakapag-ipon ng tubig. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Ay, salamat po.
I'm here again. Dito na tayo. Baba na. Nabayaran ko na. Thank you ulit. Yeah! Let's see. Tara na. Hop, yeah. Hop, yeah. Lakad, lakad, lakad. Yeah. Baba ulit. I'm back. Hello. Chido. Yo, time check lang. 12:54 na mga kapanalig. Hinihintay na lang natin sila utol na dumating dito dahil nasa palengke ng araw sila at namili ng pagkain. Maya-maya mag-ready na rin ako mga kapanalig yung mga gamit doon sa loob ng bahay. Igigilid ko na para bukas. Ay, nandito na! Woo! Kakasabi ko lang, hinihintay ko kayo eh. Welcome back! Ano yung dami yung dala? Oo. So ayun mga kapanalig, sakto nandito na sila. Magpapaalam muna ako. Magkita-kita na tayo sa next update. Bye-bye. Simula na magbulita kasama si Nutini.